14 wins, 6 losses, and 2 draws, with 7 of his wins coming by way of knockout. He's currently ranked number 5 in the Philippines among all the super bantamweight contenders. He fights out of the L&M Gym of Manila, and tonight he's wearing the black trunks. Ladies and gentlemen, let's all welcome Bobby Pacquiao. Bobby Pacquiao. His opponent in this corner, the red corner. He weighed in at 123.5 pounds. He's undefeated in 11 fights as a professional, with 11 wins and 6 of these coming by way of knockout. He's currently ranked number 3 among all the bantamweight contenders of the Philippines. He fights out of the Waki Salud stable of Cebu City, and tonight is wearing the blue trunks. Ladies and gentlemen, he is Jim Rex Hakka. Jim Rex Hakka. Our judges for this bout are Ben Necesario, Benicio Galieto, and Henry Cabillar. Third man in the ring is Mr. Teddy Alivio. 10 rounds of boxing. We have this special announcement. Since Bobby Pacquiao weighed in overweight over the agreed weight, he is wearing the 10-ounce gloves, while Jim Rex Hakka is wearing the 8-ounce gloves. You have to box 10 rounds, huh? When I say break, wala na sa tukan, huh? Okay, good luck. Okay, welcome to this battle involving Jim Rex Hakka and Bobby Pacquiao. Some very familiar names, Moilanes. Yes, si Bobby Pacquiao po, yan ang nakakabatang kapatid ni Manny Pacquiao. At matagal na po lumalaman to. Samantala po naman si Jim Rex Hakka, yan po ay bata ni Joaquin Sanud. Wala pa pong talo yan. Okay. 11 laban, 11 panalo, wala pong talo, 6 dyan, knockout. Merong announcement partner na ginawa ang ating ring announcer bago magsimula dahil sa weight problems apparently itong si Bobby Pacquiao. Paki-explain mo nga sa atin. Kasi po ang pinagkasundo ng timbang 123 pounds. Si Bobby Pacquiao po ay tumimbang ng 125 and a half. Hindi na po niya makuha ang timbang. So, si Bobby Pacquiao po ay pinagamit ng mas malaking glove at may penalty po na 10% doon po sa kanyang premyo. Ganun po kasi, yun nga ho ang sinasabi ko, itong Pacquiao ay lumalaking boksingero. So dapat po ito ay hindi na ilaban sa 123 pounds o 122. Eh inilaban po nila. So hindi po nagawa ang timbang, so may penalty po diyan. Pinagamit siya ng mas malaking glove. Ang ginagamit ni Pacquiao, 10 ounces, samantala si Jim Rex Hakka ay 8 ounces lang. Ano ang mga effects niyan, mas mabigat na glove partner? Well, sa pagtatagalan niyan, medyo mabigat yung bibigat ng kamay mo. By 2 extra pounds, ano? Yes, 2 ounces. Ounces, sorry. Yes, right. Well, ang laban po ito, parehong kalibete po ang makalaban ulit. Katulad yung kanina si Bert Batawang at saka si Kampanya. Well, Pacquiao will separate the fighters by that large white waistband that he has on his trunks, while buti na lang color TV na ngayon, ano? Nung araw, isipin mo, pag black and white, parehong itim lalabas yan. Right. At ang sapatos po ni Pacquiao, puti. Samantala po si Hakka, itim. At ang glove po ni Hakka, asul. Ang glove po ni Pacquiao, pula. Yun yung mas mabigat na glove. Okay. 10 ounces, ikaw nga ni Moy kanina. Still in the first round, and we're scheduled for 10. This is in fact the last supporting bout before the Cebu-Bangkok dual meet involving... decided as we speak. Pacquiao is sprawled on the canvas. This is very short work. Very delighted Jim Rex Hakka jumping up and down, elated with his victory. Well, yan po ay kalabindalwang panalo ni Jim Rex Hakka. Ikapitong knockout. Hanggang ngayon po, medyo hindi pa ho makatayo si
si Bawi Pacquiao dahil kita-kita po naman natin swak na swak po yung right straight ni Jim Rexaca. Jim Rexaca representing the Waki Salute stable, scoring this first round knockdown against Bobby Pacquiao of the L&M Gym. Boy, was he really jumping up and down, truly elated with this short work that he did. He must have a very heavy day tonight. Talaga. Minadali. Minadali ni Hata. Yan po ang slow mo natin. Kita niyo po, hindi tumama yung next straight niyo. We were just beginning to talk about the records and suddenly, kabang, right there, the left. Left straight. Dulong-dulo ko ang tumama eh. Kaya medyo po na... At the count of just about 6 or 7, Pacquiao was thinking of getting up. But I think the sting of the punch and the weight of the world suddenly landing on his shoulders and on his entire physique, and he could not find the strength to stand up anymore. And we will wait for the official time at when the bout ended. Let's go to the top of the ring. Ladies and gentlemen, we have the official time at 2 minutes and 27 seconds of the first round. The winner by knockout and still undefeated, Jim Rexaca. Jim Rexaca. Ayan po si Jim Rexaca. May magandang kinabukasan itong batang ito, sir. Tingin ko sa hinaharap, mapapalaman siguro ito ng championship na. Ihahanda na ni Waki yan dahil sinubuklaan niya dito kay Bawi Pacquiao. Ito po ang batang kapatid ni Manny Pacquiao. And the very young 18-year-old scores this very impressive first round knockdown. And I think when it's officially over, I think we'll be able to see Paca just jump up and down. Yeah, look at this. Well, we were unable to get that. But no question about the fact that he was truly, truly delighted with that major victory, partner. Well, dahil alam niya na pag nanalo siya diyan, malamang mapalaban na siya ng championship. Alam mo naman si Waki, eh pagka ang bata niya medyo talaga may pwede na panlabaan yan po. Nakatalong po ayan, si Jerry Rexaca. And his jump is in preparation. It could be a sign of things to come. Could it be a world title at stake for this 18-year-old? Well, he says the future looks bright. Yan po ang may kakarga po sa kanya, yung kanyang trainer na si Kid Bubuli. Natuwan-tuwanin. Oo, natuwan-tuwanin yun na nasitrain dito kay Jim Rexaca. Okay, magbabalik po ang ating programa, ang inyong programa pagkatapos. The Win!